Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito pong ating general love reading para sa mga earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Take only what resonate, guys. Hindi ito magre-resonate sa lahat. So kunin mo lang yung messages na magre-resonate para sa'yo. Kung cross-watcher ka, pwedeng maging ikaw ito at hindi si earth sign. So bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon dahil pwede magkapalit-palit ang roles depende sa nangyayari sa'yo. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, hopefully mag-subscribe kayo sa ating channel. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, shares, lahat ng yan. Okay? So, by the way, meron pa tayong ibang channels, ha? Please do check it out na lang dyan sa description box. Ma-appreciate ko yon kung isusubscribe at i-check nyo rin yung ating other channels na yan. Okay, so start na natin ang reading. This is for Earth Sign, Taurus, Virgo, Capricorn. So far, wala muna tayong sasabihing month ngayon. Bale, timeless love reading po ito. Okay, so kung matagal mo nang pinapanood, matagal nang uploaded ang video at ngayon mo ito pinapanood, okay lang yon. At ngayon ka nakaka-resonate, maaaring ito pa lang talaga ang tamang time para mapanood mo ito. Well, anyway, hindi ko rin naman talaga makakuha lahat ng energy ng earth sign sa mundo, no? So, pwede ka pa rin namang hindi makarelate dito sa mga sasabihin ko. Start na natin ang reading for earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay, tapos na ako mag-shuffle. Start na natin ang reading. Kunin muna natin yung main energy mo. Okay, your main energy is the axe. Okay, there's separation here. Possible na may magkakalayo kayo dito ng person mo. For some of you, I don't know if may selos kang naramdaman, yung iba, or yung iba naman, maybe mataas ang ego mo ngayon, ayaw mo magpakumbaba dito sa connection ninyo. Kasi may nagiging rason kung bakit ka umaalis at lumalayo, especially bottom of the deck is the runner. Ikaw, I'm sorry about that, ha, nadadali ko yung mic. So, ayan. Yeah, the runner is here. So, ikaw itong lumalayo, umaalis, tumatakbo because maybe of the because of these reasons with the not enough. Maraming rason tayo nakikita dito. Could be jealousy or kung yung iba naman pwedeng medyo mataas yung ego mo ngayon, ayaw mong magpakumbaba sa kanya, ayaw mong ikaw yung kumaga, kung may hindi magandang pagkakasunduan or pagkakasagutan sa inyo, ayaw mong lumabas na ikaw yung mali. Okay? By the way, I can sense someone here smoking. This could be your reading if you are smoking right now. Okay, yeah. Or if you are this person na pwedeng recently lang nag-try ka ng smoke, mag-smoke. Okay, or iniisip mong magpausok. Pwedeng hindi sigarilyo, pwedeng pausok lang sa bahay. This could be a reading. Now, we do have your self-indulgence. Yeah, you are focusing on yourself. No, you are focusing on yourself. Nakafocus ka sa sarili mo. Binibigyan mo ng halaga yung sarili mo. Dahil maaaring hindi ka naman binigyan ng pagpapahalaga ng person na ito. So, bakit mo ibibigay yung bakit mo bibigyan ng time itong taong hindi naman nagbibigay ng halaga sa'yo? This is your reason. Maybe one of your reason kung bakit ka lumalayo and mas binibigay mo yung time, yung effort, yung attention sa sarili mo rather than pagpansin sa person mo. That's your energy. Now, who is this person that you're dealing with? We do have here the talking, heart with the key, and the clock. Okay? One last card. Okay, hindi ko kukunin itong lumabas. Masyadong marami ito. I only need one. Who is this person that you're dealing with? Okay. So, ang main energy nitong person mo is the talking. Of course, gusto niya makipag-usap. Gusto niyang
somehow maklarify. Okay, maybe hindi pa siya naliliwanagan or hindi siya aware sa kung ano talaga nararamdaman mo, or maaaring hindi niya naiintindihan kung ano yung nararamdaman mo. This person with the heart, with the key, parang I feel like gusto niyang, this person sees you as the one. Okay, someone na very special, very important. And gusto niya mag-open up. Ito yung pinaka gusto niyang gawin. Kasi, but it takes time. It takes time. Hindi pa niya sinasabing, kumbaga gusto kong mag-open, gusto kong magsalita, gusto kong magsabi sa'yo regarding dito sa maybe emotions or sa mga gusto niya sabihin. Pero hindi niya magawa kasi bottom of the deck, we do have here the snake. So possible that there's a problem, there's another person, a third party, third woman, third man in a relationship, in the connection. Okay, may gumugulo, may nagiging problema kung bakit hindi niya nai-open, kung bakit natatagalan with the clock, this person. Pero yun yung nasa isip niya. Gusto ko talaga sabihin sa iyo eh, kaya lang hindi ko masabi kasi may problema pa tayo. Kasi may another person pa na involved sa situation, or might be a competition dito with the snake. But this person is actually with the photograph. Looking at your photos, maaaring meron kang alaala dito sa person na ito, or might be in your social media, may mga pictures ka and this person is spying, nandiyan siya nakatingin sa photos mo, this person. Okay? I feel like meron kayong memories nitong person na ito, so yeah. Let's get more cards for you for our earth sign, please. Taurus, Virgo, Capricorn. You do have here the golden mirror. Yeah, your focus is on yourself talaga. Nasa sarili mo. Tinitignan mo yung sarili mo. Ano pa bang improvement ang kailangan kong gawin? Your love with the passion right here is nandun sa sarili mo for now. Okay, now, lalo na with the golden mirror, ito yung pinaka main focus mo, sarili mo. Gusto mo ng improvement, pagpapaayos, pagpapaganda sa sarili mo, sa physical mong kaanyuan at hindi sa person mo. Okay? Tell me more. Yeah, we do have here the love call. This is your person's energy. Okay? Yung iba sa inyo, this could be your energy as well. Pero mas nakukuha ko ito sa person mo. Gusto talaga niya ng usap. Okay, gusto niya makipag-usap. And or, pwedeng ikaw rin to. Pwedeng gusto mong makipag-usap pero sa ngayon, gusto mong lumayo. Dahil maaaring gusto mong bigyan ng time yung sarili mo. Gusto mong mag-focus muna sa sarili mo. Pero yung iba, maaaring ikaw yung continuous lang yung paglayo. Yung iba, possible na person mo, gusto kang makausap. Well, dun pa lang sa simulang-simulang energy niya. Gustong-gusto niya na talaga. Gustong-gusto niya na talaga makipag-usap. And, but or, natatakot din kasi siyang masaktan or makasakit with the stab in the back. Okay? This person really do likes you, pero natatakot siyang makasakit. Okay? By the way, may nasense ako. I don't know if you're eating candy. May nasense akong kumakain ng candy. This could be a reading. Yeah, we do have here the coffin. So, ikaw ito. You're trying to end your connection with your person. Tinatry mong i-end, or maybe yung iba sa inyo, in-end mo na. Okay, sorry about that. Nadadali ko yung wire ng microphone. Let me pause the video for a moment. Iaayos ko lang. Okay, ayan, okay na. So, ayun. In-end mo yung situation, connection, or maybe talaga lumalayo ka sa person mo because you feel like cold. Ikaw itong nagiging cold sa kanya ngayon. And you're focusing on yourself. We do have here the dragonfly. This is you. Gusto mo kasi mag-heal. Mag-heal muna yung sakit na nararamdaman mo, or some kind of change na gusto mong mangyari muna sa ngayon. Or maybe meron ka mga nalaman at hindi mo nagustuhan yung mga nalaman mo. That's why, yeah, you are really in pain, for some of you with a stab in the back. You're really in pain. Or pwedeng ikaw itong nasaktan talaga ng tuluyan itong person na ito. Na hindi mo naman
gustong masaktan, kaya hindi mo alam kung paano iharapin ito for na gusto mo maghilom or magkaroon ng healing stage, kumbaga. Okay, let's get more card for your person. Your person sees you as his or her soulmate. Okay, with the soulmate dito. Your person sees you as a soulmate. May special connection sa inyong dalawa. Ramdam niya yon. But we do have here not today. Pwedeng hindi niya maamin yon. Hindi niya sinasabi yon. Your person, possible na may yeah, iniiwasan siya. At hindi niya kayang i-deal itong connection ninyong dalawa. Nanonotice niya yung connection ninyo as a soulmate connection. Pero pwedeng may galit. Pwedeng alam niya na galit ka pa. Or siya ito na kahit papano may galit na nararamdaman sa'yo because of what you're doing right now. Kasi lumalayo ka. And merong isa sa inyo na parang ayaw makinig sa sasabihin ng isa kasi hindi niya magugustuhan yung mga sinasabi. Okay. So, punta tayo sa near future. What will happen in the near future for the both of you? For our earth sign, ano mangyayari in the near future para sa inyong dalawa ng person mo? Yeah, we do have your not today. Not today. Cupid's arrow. Coffee cup. And then, bottom of the deck is the ascending. Some kind of preparation ang ginagawa. Or, there's this obstacle sa inyong dalawa na parang iniiwasan. May nakaharang sa inyong dalawa na iniiwasan. Okay? And, or the union. Yung union, pagsasama, pagkikita, reconnection, pwedeng yun yung iniiwasan dito. But still, hindi pa rin naman nawawala ng pag-asa. In the near future, although may paglalayo na nangyayari sa inyo ngayon, itong person na ito, hindi pa rin nawawala ng pag-asa. Because nagkakaroon lang ng hesitation dahil pagdadalawang isip. Pero at the same time, hindi pa rin naman ibig sabihin ito na hindi sinusukuan na kita. Okay, that's the energy. Hindi pa rin naman ibig sabihin ito na lumalayo ka, maaaring hindi ka man na, maaaring ngayon nasasabi mo sinusukuan mo yung person mo, ayaw mo na, pero nagagawa mo lang yun kasi may galit or may ines or maaaring gusto mo lang munang umiwas sa kanya. Pero in the near future, nakikita natin na nagtitiwala pa rin kayo or kahit papano ay hindi pa rin naman ninyo sinusukuan itong connection nito. Same as your person, parehong energy ninyo yan. And we do have here not today, ayan, meron pa rin tayong nakikitang galit in the near future. Pero sabi ko nga, alam mo yun kasi sa nagmamahal, sa taong nagmamahal, hindi naman ibig sabihin na mahal mo yung isang tao, hindi ka na pwedeng magalit sa kanya, hindi ka na pwedeng mainis, hindi ka na pwedeng lumayo para magtampo or what. Ganun yung nangyayari sa inyo, parang may tampo, may galit, may inis. Pero time will come. Pero hindi naman ibig sabihin na wala na yung pagmamahal. Nandun pa rin yun. Pero maaaring sa ngayon, kailangan munang pakalmahin. We do have here the coffee cup kasi in the near future, nahigitan natin na medyo mainit pa yung sa inyong dalawa nitong person na ito. And this is like a friendship energy na, you know, whatever is happening to you right now, yung galit, I mean, yung nararamdaman mo, maaaring in the near future, nandun pa rin eh. Okay, pero yun nga. Sa ngayon, ang nakikita natin, nandun pa rin yung galit, yung ines in the near future, nandun pa rin yung pag-iwas in the near future, pero nandun yung kahit papano, hindi pa rin sinusukuan. Pareho kayo. So, punta tayo sa distant future. Sige, bigyan kita ng idea sa distant future. We do have here the chaser. And then the dragonfly. Mutual energy. Distant future. Okay, we do have your hand of cards. Sa distant future, ang nakikita natin yung person mo, maaaring with the chaser, siya yung not necessarily maghabol, ano, pero maaaring siya yung gumawa ng movement para mag-take ng risk dito sa connection na ito. Okay? And ikaw naman itong palayo ng palayo. Because you still need time para mag-change, mag-heal. Okay? Kasi kung ang pakay lang rin naman niya ay laruin ka, parang ayaw mo nang nilalaro ka. Ganun. Kung gusto mo, ang gusto mo is like alagaan. Ganun.
And kung hindi naman niya magagawa yon, kung nakikita mo yung immaturity pa sa kanya, then chances are lumayo ka pa rin dun sa connection na ito in the distant future. So that's it for now. Thank you for watching. I love you all. Sana nakaresonate kayo, ha? And sana ay mag-like kayo, mag-subscribe sa ating channel. Ma-appreciate ko lahat ng yan, especially yung mga subscription ninyo. And yeah, that's it for now. I love you all. Bye-bye.